Hey, what's up guys? Antutul bubul lo. Ya ampun. Hey, what's up guys? Andito na naman po tayo at meron na naman po tayong bagong i-review. Ito ay ang Nanlite PaboTube 2 6C. Wow, 6C ba? O, tama. 6C. Actually, ginagamit ko na ito ngayon. At ito po yun sa likod. At saka ito sa side. Ito po ay ating i-review kung ito po ay maganda po bang gamitin. Sulit nga ba sa ating photography or videography? Ito po yung PaboTube 2 6C. Maliit lang siya at magaan lang sa kamay, and then madali lang siyang gamitin, as in ito ay magagamit natin kagaya ngayon. Kailangan natin ng ilaw, isang key light natin, itong nasa harap ko at isa dun sa gilid. At bumili ako nito para maging maganda naman yung aking mini studio kuno. Pero po, bago po ang lahat, ipapakita ko muna kung ano ang mga features ng Nanlite PaboTube 2 6C. The PaboTube 2 6C can be packed into your bag or your pocket, perfect as a close distance, feel light, or hiding in a corner to add ambience to any scene as a decorative light. Ito ay may 25cm na length at 3.8cm na diameter at 260g na bigat. So, madali lang siyang dalhin. Pwedeng ilagay sa pocket, pwede sa bag, o kahit saan man. Actually, meron itong safety track pero hindi na isama dahil binuksan ng kapatid ko ito at naiwan doon sa kanila. The PaboTube 2 6C has a combination of a linear light source and a diffuse source. This provides a soft light without needing any softening accessories. The CCT mode, adjustable, a wide range of color temperature na 2,700 kelvins to 7,500 kelvins. The PaboTube 2 6C gives you full control of hue and saturation to achieve up to 36,000 colors. Wow, ang daming magagamit nito kagaya nito. Ilaw, SSI mode. Ayan siya. Patayin natin muna itong ilaw, ha? So, ayan. Ibahin natin yung kulay. So, ayan. Into green, ay red. Orange pala. Ayan. Violet. Blue. Maraming gamit nito, ha. Sulit na rin ito. Fully customizable effects, emulating many scenes with accurate colors. PaboTube 2 6C has a 15 built-in practical effects. Each one can be customized to simulate accurate lighting scenarios. Polygonal design, built-in a magnet at both ends. PaboTube 2 6C gives you the ability to quick set up your lighting anywhere, ensuring you get good lighting wherever you shoot. Designed to use on almost any surface, ensuring you always get the perfect light. Built-in battery. PaboTube 2 6C has a built-in battery giving you up to 1 hour usage at full power. If longer periods are needed, simply connect to a power bank. The PaboTube 2 6C has a 312 diameter and a 1/4-20 mounts to both ends, making it versatile in any setup. Pag ito po ay binili po natin ang PaboTube, ito po ay may nanglalaman po ng isang PaboTube 2 6C at isang Type-C USB charger port at isang tatlong pirasong metal plate para ito ay gamitin natin sa pagdikit na kung saan pwedeng gamitin idikit itong PaboTube 2 6C. Ayan, madikit siya. And isang cloth na lagayan. Ang ganda siya. In fairness. At syempre, yung safety strap, na ngayon ay wala ngayon dito dahil naiwan nga sa kapatid ko dahil binuksan nila to. Dahil pinadala ko sa kanila ito. Tapos, from Quezon City to Pampanga. So, binuksan nila to at pinatesting ko. Ngayon, naiwan nila. So, ito lang muna makikita nyo ngayon.
kung ano mga laman ng non-light barbecue. Ngayon, sampulan po natin kung ano ang mga pwedeng magawa ng barbecue 260. So yun guys, gamitin natin naman ang Kabutube 260 sa product shots. So ayun po mga kaibigan, at yun po ang mga effects ng non-light barbecue 260. Overall, maganda siyang gamitin as a photographer or videographer. Madali siyang dalhin at magaan lang po siya. Build po nito ay mukhang matibay naman. Metal naman po ito at meron naman pong magnet dito sa gilid para pwedeng idikit na kung saan, kagaya nung kanina, nakadikit siya dito. So, ayun. Next is, ang ayaw ko lang dito sa Pabutube is madali siyang malobat. Kagaya ngayon, malobat na itong isa. Kung isa naman, okay pa. Kaya pa naman. So, ito, madali siyang malobat. Kung pang matagalan yung gagamitin mo, depende rin kasi sa settings nyo rito eh. Pag yung settings nyo is medyo mataas yung dim, medyo tatagal yung buhay ng ilaw. Pero kapag hininaan niyo yung dim nito, tatagal naman siya. Pero pag full dim siya, aabot lang ng mga isang oras, kulang-kulang isang oras. Kagaya ngayon to, kulang-kulang isang oras na to, nalobat sa pukagan. So, ayun po. Nais ko nga pala magpasalamat sa kung saan ko binili po ito at legit po silang seller po ng Non-Light Pabutube 260. Sila po ay legit na seller po nito. Overall, okay naman siya. Hindi siya pangit gamitin, pero hindi nga lang siya tumatagal, lalo na itong pang matagalan na gamit na pang ilaw. Kung gagamit naman tayo nito, eh meron tayong dapat power bank na kasama para laging naka-on itong ilaw nito. Sabi ko nga, dati pinapangarap ko lang itong bilhin kasi pag nagbibideo ako sa gabi, gabi lang kasi ako pwedeng mag-video dahil pag umaga, tanghali, marami tayong ginagawa at busy. May trabaho tayo. Siyempre, unahin muna ang trabaho. Kaya tuwing gabi lang ako pwedeng mag-shoot. Pagpasensya niyo rin ako kung medyo nabubulol ako sa pagre-review nito. At dahil first time ko din mag-review ng mga ganitong gandang gamit. Sabi ko nga sa YouTube story ko dati, maniwala ka sa law of attraction. Kaya nga, nung araw, gusto kong bumili ng ganito. Naniwala akong mabibili ko po ito. Kaya, yun.
nakuha ko nga, kaya maniwala kayo sa law of attraction, mga kaibigan. So hanggang dito na lang ang aking review, at maraming salamat sa pagtsatsaga, sa pagpapanood sa aking channel at review ng 9Light Pabotube 260. See you again sa next vlog ko, at sana ay magtuloy-tuloy na ito kung sakasakali man. Eh, lagi ko kayong i-update, mga kaibigan. So hanggang dito na lang, mga kaibigan. Peace out!